Hello mga kapobrinsya, magandang araw sa inyo. So ngayon po, nakabili na tayo ng bubong. At ito po ang gamit natin sa ating sasakyan na makakarga tayo na kahit ano. Pero hanggang dito lang yung sasakyan natin. Buhatin lang namin yung sin. Punta sa ating area. Mula dito mga kapobinsya, napakalapit lang naman. 5 minutes lang ang lakad namin. Ang daan na to, pag yung kubra ang dala natin, kayang-kaya lang to. Pero yung sasakyan natin na ginamit, hindi yung 4x4, so kailangan namin buhatin yung para sa ating bubong. Hindi naman siya pwede isakay ng karabaw o karusa kasi mahaba. Ngayon po ay day 3 or pangatlong araw sa ating paggawa ng kubo para sa ating mga manok. At napakadali lang natapos. Nakarating na tayo dito mga kaprobinsya. Ito na po yung para sa bubong. At ngayon po ay pangatlong araw pa lang. Napakadali lang. At dito naman sa ating area ngayon, nagbago ng konti yung isip ko mga kaprobinsya. Sabi ko dati na hindi ko lagyan ng bakod yung mga manok natin dito. Pero dahil kakasimula pa lang namin dito na maglagay ng manok, so ang balak ko, lagyan ko ng maliit na bakod dito para yung bakante na lupa hindi masayang. So dito gagawa tayo ng bakod na maliit lang kasi pag kakasimula pa lang yung manok natin hindi naman marami, so kunti pa lang. Lagyan namin ng bakod habang nag-alaga tayo ng manok dyan sa, dito sa area na to, para hindi masayang ang lupa natin at may tubig naman. So magtanim tayo ngayon ng munggo at saka mais para habang nagpaparami tayo ng manok, may munggo tayo at mais na pinatubo. Kasi sayang ang tubig pag hindi natin magamit kasi walang putol, walang tigil yung agos ng tubig natin dito. So dito magtanim kami ng mais ngayon, at ang balak ko pag lumaki na ang mais, hindi na siya pwedeng makaykay ng mga manok, pwede natin pakawalan yung mga manok natin dito. So yan po ang style natin dito. Pag maliit pa yung tanim natin dito, yung manok natin ikulong. Pero pag yung tanim natin ay lumaki na, hindi na siya masira pag may mga manok, pakawalan natin. So yan po ang naisipan ko para yung lupa hindi masayang. Kasi pag maglagay tayo ng manok dito, manok lang ang nilagay natin, hindi naman sila dumarami agad, kundi pa lang kasi kasimula pa lang natin. Masayang ang lupa natin. Sa mga ilang buwan, wala tayong mahintay kasi bakante. So yan po ang napakagandang naisip ko para sa akin lang po, na habang nagpaparami tayo ng manok dito sa area na to, lagyan natin ng bakod, tapos dito taniman natin ng mais at saka munggo. Kasi yung munggo at saka yung mais, parang kasing edad lang nila makaharvest na tayo. Yung mais nasa mga 100 days or 110, ganun, pwede nang maharvest. So yan po ang gagawin namin dito. Habang maglagay sila dyan ng bubong ngayon, kami naman patuloy sa trabaho natin dito. Napakadali lang mga kapobinsya. Pag hindi tayo maglagay ng bakod, siguro next week pwede na tayong dala ng manok dito. Pero dahil nagbago yung isip natin, matagalan pa ng kunti kasi maglagay pa tayo ng mga puso dito para sa ating bakod.
yung mga kalabaw natin mga kapubinsyo, oh, nasa tabi lang ng ating area. Yan po ang maganda dito kasi may mapagpastulan tayo ng mga alaga nating kalabaw. Hindi katulad sa kabila nating area, sa area 1 natin, sa Dansulan, na maliit lang ang area, hindi tayo makapag-alaga ng maraming hayop. So mga kaprobinsya, magpaturo tayo kay Bro Bonifacio ngayon kung paano ginawa yung sprinkle niya. Ito po ay isa sa mga materials, yung parang antena dati yung ginagamit, parang aluminum, bro. Aluminum. Ito, aluminum at saka hose. Yung itong nasa itaas, yung maliit, 1/2, at ito ay 3/4. 3/4 at saka plastic at guma. Rubber band. Po. At ito po yung aluminum, dinagyan ng chinilas, inilagay sa dulo at parang ipiko ni siya, oh, para hindi matanggal. Tapos bro, lagyan siya ng plastic para pantay ang ikot niya, hindi siya umaalog habang umiikot. So lagyan ng tali. Napaka-simple lang pala, bro. Simple lang. Yan po, simple, basta marunong ka lang. Para umikot siya. So, ang kailangan natin, yung 1/2 na hose at saka 3/4. Ito. Tapos, bro. Tapos, ipasok siya sa 1/2 na hose. Hindi kayo hot sa ito. Oo. Yung plastic na nilagay natin dapat hindi makapal, hindi masyadong makapal, para makaikot lang siya, parang gano'n, no? Kasi ito po ang nagdala ng, ito po ay parang gasket, improvised na gasket, chinilas, siya po ang napapaikot sa tubig. Pero pwede nyo yung i-improvise, bibili kayo ng gasket na maganda. Kalimutan ko anong tawag ito, yung ginagamit sa mga antena ng TV. Pag walang aluminum, pwede rin gamitin yung sirang payong, yung tubo niya. Bale ba, bro? Pwede, pero gahit. Pero siya. Matigas siya, lagyan siya ng butas. Tapos, ito, dito siya ilagay. Na, bro? Yung para. Ito, ito parang, lilagyan ng, parang ganun, oh. Ito, palugangan, gamay na. Para yung tubig dito dadaan. Yan, pasok. Pasok sa hose na di media din. 1/2. Lagyan siya ng butas ng gitna. Ito, bro, mga 14 inches. Lagyan ng plastic para walang leak. Tapos talian ng guma. Or rubber band, right? Tagalog, ano ito? Para hindi mo agos ng tubig. Para hindi umagos yung tubig, talian siya. Yun na po, oh. Tapos na. Tingnan niyo po, oh. Unikot na siya, oh. Tapos, sa dulo, lagyan ng takip. Ito, bro? Ipan. Ipan. Kipan siya, takipan. Okay. Pagkatapos ng lagyan ng takip, itong lading din eh. Butasan. Lagyan ng maliit na butas para daanan ng tubig. Plastic baby. Sa isang dulo lang ang lagyan ng butas. Sa kabila dito, hindi lang lagyan.
Tapos lagi naman ng plastic. Ito. Balutin ng plastic para hindi siya wabol o hindi siya umaalog. Hindi rin mag-leak ang tubig. Yan po ang uso dito sa amin mga kaprobinsya. Yung mga tao na nagtanim ng mga halaman, ito ang ginagawa. Ito ang ginamit pangdilig sa kanilang mga tanim. So pagkatapos naman mga kaprobinsya, ipasok naman siya sa three-port na hose. Yung plastic, sir, bali gasket din siya na hindi maka hindi makaagos ang tubig, hindi mag-leak. Wala lang siya, pundon mo eh. Krim lang ang toy pa ni. So, ito na po mga kaprobinsya, oh, napakasimple lang. Pag malakas ang pressure ng tubig dito, so yung ito, umiikot na siya. Hindi kita mo lawan ng blood. Dili. Baka pahiya tayo ngayon. Tistit na ni. So, man, ipasok dyan sa tubig. Plastic dyan po. Ito na po. Ito ang last na proseso. Ito ay lagyan din ng plastic para hindi mag-leak yung tubig. At talian na naman. Okay, katuyok no. Pag malakas ang pressure ng tubig dito mga kaprobinsya, sigurado tayo na malakas din ang ikot. Ang nagpapaikot sa kanya, yung gasket na chinilas na nilagay. Tapos yung pressure ng tubig. Pag malakas yung pressure, malakas ang ikot. Pero pag walang pressure, wala ding ikot. Di ba, Brod? Oo, mao. Oo, mao. Tama daw, tama. Tama. Kasi mulawan tayo rin ha. Mapahiya tayo sa mga kaibigan dyan. Hindi na mahiya tayo. Hindi mahiya? Hindi tayo mahiyaan. Ano, ginawa natin kabaho. Hindi mo tayo trabaho lang ni ulang ko sana. Mapahiya tayo ngayon, bro. Parang mukhang may ulan na paparating, oh. Makulimlim ang paligid natin. Pagkikutin, oh. Pagkikutin. Ang lakas. So, ilagay siya sa kahoy na para parang poste niya. Itali na naman. So, napakagamit yung guma, Bruno. So, subukan namin mga kaprobinsya na paikutin. Ito po, tinali muna para hindi siya matumba. Subukan natin mga kaprobinsya. So ito na po mga kaprobinsya, oh, ang lakas. Dapat yung butas dyan naka-slanting ng kunti. Oh, see, napakasimple lang gawin mga kaprobinsya. Ang ganda, oh. May nangka dito mga kaprobinsya. Kunin namin. Yan po ang aming ulam mamaya. Yan po. Yan po ang masarap pag nasa probinsya tayo nakatira. Pag may mga tanim tayo, walang problema sa ulam. Kaya po ang gawin natin dito, magtanim tayo na magtanim. So magtanim tayo ng munggo. Yung kasama natin, mais ang kanila. Ito lang gamitin natin mga kaprobinsya, yung karit natin. Mahabaga ang karit. So dito yung mais at dito yung munggo. So ang bako natin sa ating manok mga kaprobinsya, hanggang dito lang. Para hindi masayang yung area natin. Medyo matigas yung lupa.
Mahal ang munggo ngayon, mga kapobinsya. Ang bili ko sa munggo kanina nasa 100 per kilo. Pinapawisan agad tayo, mga kaprobinsya. Napakagandang exercise. Hindi madali yung trabaho namin dito, yung pagtanim ng mais at saka munggo. Yung munggo, napakakuti kayo kasi napakaliit. Na po, mga kaprobinsya, oh. Ang bilis lang. Paglagay ng bubong sa ating kubo. Pag hindi tayo maglagay ng bakod, bukas pwede nang lagyan natin ng manok. Pero nagbago yung isip natin. Kasi sayang ang lupa. Sa manok, matagal pa tayo makapag-multiply. Lalo na pag mga maliliit yung dalhin natin dito. Yan po ang dahilan kung bakit nagbago ang isip natin. Habang mapaparami tayo ng manok, magsintay din tayo sa ating mga tanim ng munggo at saka mais. At saka doon, sa mga taas na bahagi, sa itaas, sa kabila, taniman din natin ng mais. Kahit ulang ulan, walang problema kasi may sprinkler tayo. Yung tubig natin, matalakad lang. At sa ilalim natin kubo, mga kaprobinsya, maglagay tayo ng tulungan ng manok. Para sa mga sityo. Bata pa kami, mga kaprobinsya, habang nagpapastol kami ng kalabaw, palagi kaming may dala na tirador or pitik ang tawag sa amin. Habang nagpapakain, pag may mga ibon na makita namin, may mga hunin na ibon na marinig namin, puntahan namin kahit hindi tayo makatama. Pero nang nakatama ako ng napakaliit na ibon, ang saya-saya na. Hindi ko akalain na yung lugar namin dito mabalikan ko. Yan po yung kalabaw natin. At si Baobao, hiyang siya dito sa lugar na to kasi napakaraming pagkain at may tubig. Ang ganda dito, mga kaprobinsya, napakalamig. Ito po, maraming kape katabi sa aming area. Hindi na yan sa amin. Yung mga kape na to, napakatanda na. Tinan niya po si Baobao natin, oh. Astig ka na, ha. Kumusta ka dito?
So diyan ko balak magpatayo ng maliit na kubo mga kaprobinsya kasi walang init, kasi nasa ilalim ng puno ng mangga. So dito tayo magtayo ng maliit na kubo pagkatapos sa kubo para sa ating mga manok dito, kasi napakalamig, napakaganda dito. Yun po, may kubo din sa aming katabi. At dito naman mga kaprobinsya, sa lupa natin inupahan dito, magtanim tayo ng kangkong para sa ating mga lagang manok or kahit baboy, pwede. Dito, tingnan nyo po. Dito, maputik. Yan. Dito, magtanim tayo ng kangkong dito. Maganda dito. Wala tayong problema sa pagkain. At dito naman, sa kabila o, maganda din dito ang alaga ng pabo. So dandahan lang natin magtrabaho dito mga kaprobinsya. Ang inuna natin yung bahay ng manok. Gagawa pa tayo dito ng kubo ng kambing pag makabili na tayo ng kambing. Maganda pag may ulan kasi nakatalim tayo ng mais. Ano mo? Ito na po mga kaprobinsya o. Tapos na. Nalagyan na ng bubong ang ating kubo para sa ating mga manok. Ang dali lang. Dalawang araw at kalahati lang natapos ang ating kubo. Mabaguhan dyan yung pusi namin, nakapatong lang sa bato. Hindi namin binaon. So bakod na lang bulang, lagyan natin ng bakod para hindi masayang yung lupa sa paligid. Magkapagtanim tayo. Tanggalin lang natin ang bakod pag marami na tayong manok dito. Pero sa ngayon na kakasimula pa lang, magparami pa tayo. May bakod muna sila. Lagyan muna natin ng bakod.
dito naman sa gilid, sa tabi ng ating kubo, nagtanim tayo ng mais at munggo. So mga kaprobinsya, kainan naman. Ito po ating ulam ngayon. Yung langka na kinuha namin kanina na may baboy. Napaka-presko pa sa ating langka. At rice, humay, pwede na dilisulaan eh. Sa Bisaya pa. At may bagoong na may siling demonyo. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Ha? Siling demonyo. Wala luwag ang pandaw. Pagtuslo pa sa. Alang yo. Pagka wala tao na mong panghaus, pulihan ito ang mga soka dito kuha. Ay, puno ka buho. Dimonyo. Dimonyo. Tengo sa halang mo ito yung soka. Pero manilit dimonyo tao. Ay, oo. Uy, yan na? Ano? Ito mga sili mga salvation. Okay na. Ayun ba mo? Ay, ako din kayo kong baboy, kaya mamista mo tayo sa mikro. Bante, mister yan. Mamista mo tayo, pero sa kayo, na ulit. Gaya ginotas. Saktong nga. Ang sarap. Langka na may baboy. Bugno naman siya, ini kisaktong yung anong buntod. Bugno kayo sa hangin. Bugno ba gawin? Pagikan din ka. Hapot yun ang karinhan na pita, murag hapit yun na suso. Sa'yo din eh. Akong itag sa mitig ar labre ini kinaso. Ito pa na kami sa bawat ng mga dubeg mo na maklinis talaga ah. Mulai pun kita dari kua. Lah, emang tuh halau emang kita angkat tuh, abe mau ibu kloyo. Abe nak kua, kua itu nak kua. Bayo ko ito. Yun na kung wala kita mga idea. Ano yan? Lali ko sa bayo ko ito. So yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers dyan. At sa ating mga kaibigan na nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat. At maraming salamat din sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte and Panamox Couplet. Shout out kay Chachi from Chestnut Avenue, San Bruno, California. Shout out kay Philippine Marines Second Lieutenant Mir from Lipulog City, Eric Pinheiro and Kian Pinheiro from Leyte, Edwin Cades from Marvilis, Bataan. Shout out ni na Judy Pasyulan, Juby Teresa Pasyulan, Joyce Pasyulan, Jerry Pasyulan, Junomar Pasyulan, Jerwin Pasyulan, at Pasyulan Family, Depositario Family, and Chua Clan of Ayungon Negros Oriental. Maraming salamat po sa inyo ma'am, sa inyong suporta sa akin. Shout out po sa inyong lahat. Happy viewing. Shout out kay John Quijano from Cebu, Ansar Lumbus from Labason, Sabuanga del Norte, Juan Andorin Mendez from San Jose, California, Ilkas Phil Vlog from Saudi Arabia. Happy birthday kay Jubert Suarez. Birthday niya April 2. Shout out kay Ricky Manaay. Shout out Family Driver Vlog Garden. Armando Javier. Anding Dilos Reyes from Nueva Ecija. Rinaldo Magana from Cambodia.
Jonathan Magbanwa. Sa mga hindi ko po na shout out na po siyang lahat at maraming salamat po. Bye-bye.